Magandang araw sa inyo mga bro. Bali, gagawin natin ngayon ay isang LG na CRT TV. LG na madungis. Ayan, nakita yung dungis niya. Ang trouble nito. Trouble nito, ang nakakagulat. Tingnan niyo. Pero hindi 'yun yung pinaka nilalaman ng aking tutorials. Pero abangan nyo. Dali. Yan mga bro, bali, ipapower ko siya, pakinggan nyo yung trouble ha. Medyo nakakagulat lang kasi yung trouble niya. Narinig nyo? Nakakagulat yung trouble niya, bali, sumisirik yung kanyang flyback. Ulitin natin. No? Biglaan kong binubunot para baka manira pa ng ibang parts. Bago natin umpisan yung ating troubleshooting, shoutout muna tayo kay ayan. Sammy Opemia, kay Aming TV Vlog, kay Richard Servando, kay Arnel Angkaya, kay Erwin Gutierrez, kay Ning Deloy, Across Philippines, at saka kay ano, paano mabig kasi ito, Noime Sagayo. Ayan mga bro. Bali, umpisa na natin ang pagto-troubleshoot natin. Ang sira niya, alam naman natin kung alam sira, di ba? Flyback niya, sumisirit. So, wala akong available na flyback. I-try natin siyang i-convert. Pero yung pangko-convert natin, wala siyang data. Kaya ituturo ko paano malalaman yung data ng flyback. So, umpisa na natin, buksan na natin ang ating TV. Ito na yung board niya mga bro. Bunutin natin. Gagawin natin ngayon isang madungis na TV. Ayan. Gagawin natin yung mga LG alas pare-pareho naman yung mga data ng flyback nila. Ang nagkakaiba lang dyan minsan ay yung ground. Sa ibang model yung ground iisa lang. Pag kinunak mo yung isa, hindi magpapower. Sa iba naman, dalawa yung ground. Pag hindi mo nakunak yung isa, wala siyang heater. Tapos mag-hold down. Yun ang trouble ng iba. Bali, ayan meron siyang data. Kung mga ganitong klaseng playback, ano talaga yan? Madali yung sumingaw. Mas maganda pa yung ano dyan, yung 177. Bali, collector. Focus ko. Collector 180 B plus ground. Ito kadalasan ano to, 12 volts. 24 volts. Ground, ABL heater, tsaka AFC. Ngayon kukunin ko yung pang-convert natin. Yan mga bro, bali ito yung pang-convert natin na board. Ang linis pa niya. Binenta na sa akin to ng bata. 110 lang daw giniba nila. Pero sa tingin ko, auto bolts to. Ang number ng flyback niya. BSC25 N3604 L5. Kailangan natin na data. Medyo, ano pala doon, oh. May tumagas na kapasitor. Kaya yan, nagkaganyan. May tumagas na kapasitor yun. Check nyo mabuti yung kabila, ha. I-review muna natin yung pinout ng isa. Wala siyang data, pero madali naman yan ma-identify. Itong unang pin, dahil connected siya sa
horizontal output. Ayan, di ba? Ito, horizontal output. Ayan. Jumper. Tapos, papunta siya dito. Ito ang collector. Collector, yan. Pangalawa, may dadaan siyang resistor. Tapos, ng resistor, dadaan siyang diode. Tapos, ng diode, papunta siya dito. Ayun, kung may capacitor. Tapos, sa terminal, papunta sa RGB. Kapag itong capacitor na to, 250 volts, ibig sabihin, 180 volts yung supply na yon, yung pin na yon. Ayun, tama. 250, 10. Ayan, kita-kita nyo. 250 volts, 10 microfarad. Okay. Bali, yung pangalawang pin natin, 180. Tugma pa rin dun sa nandito kasi yung anak ko nang gugulo. Habang may ginagawa ako, may ginagawa rin siya. Bali, tugma na yung ating collector tsaka 180 sa ating ipapalit. Ayun, collector 180, tapos B plus ground. Check naman natin yung pangatlong pin nito. Yung pangatlong pin, susundan nyo. Ayan o. Punta siya dito sa capacitor. Papunta, malamang ano to, B plus. Papunta siya dito sa secondary voltage natin. So, ano yan, B plus. Yan, dadan sa capacitor. Bali, yung pin out natin, collector, 180, B plus, tapos ground. Tugma pa rin siya doon. Hanggang dito sa 4 pin, tugma siya doon sa LG. Katapos niyang pin ito. Dadaan sa diode, resistor, papuntang vertical. Ito. Ayan, papuntang vertical diode. Bali, wala naman siyang split na voltage na nakabaliktad na diode. So, ang pin na to, 24 volts. Hanggang 28 volts. Dahil single supply lang siya. Supply siya ng vertical. 24 volts. Yung isa pa, dadaan ng diode, capacitor, bali ano to. Siyempre meron na tayong 24 volts. Ito ang 12 volts natin. Pwedeng 11 volts, 12 na yan. Pwede rin 16.5. Pero 12 volts. Kasi, pag tinuntun natin siya, papunta siya sa relay. So, yung relay natin, ang supply niya na 12 volts. Ito. Relay para yan sa degausser. So, meron na tayong 24 volts, 12 volts. Bali, baliktad siya dun sa LG. Yung LG, ito yung 12, ito yung 24. Siya baliktad. So, i-reverse lang natin siya. Susunod nating pin. Ayan, meron na siya kagad capacitor na Mylar ito. Tapos resistor. Tapos kapag walang continuity sa ibang pin, yan ang ABL. Yan ang unang palatandaan niya, meron siyang capacitor. So check natin sa ating tester kung wala siyang continuity sa ibang pin. Ito siya. Bali yung kinanap natin zero continuity, ha. Check natin sa B+. Wala rin siyang... So, yan ang ating ABL. Kasi lahat ng pin na yan, may connection sa ibang pin. Tulad ng heater, connected siya sa ground. So, check nyo, di ba? Hindi talaga sasagad kasi may nanay battery ng... Yun namang collector 180 tsaka B+, magkakakonekta yan. Di ba? Tapos itong isa, kahit yung 24 volts, oh, connected siya sa ground. Bali, itong isa, walang connection, pero meron siyang pyesa na nakalagay, connected siya. Ibig sabihin, yan ang ating ABL. Kasunod ng ABL, itong isa, dadaan ng resistor,
kapunta dito sa terminal. So yan ang ating heater. Tapos yung isa no contact. Malamang dahil kumpleto na tayo, yung isa yan ang FS. O kaya naman tinatawag na AFC. Ayan. Bali yung resistor niyan hindi naman ayan oh. Yung resistor niya medyo mataas ang value. Yan ang AFC. Yung mga ganitong TV, LG, kapag walang AFC yung ipang-convert nyo, pwede nyo siyang ikuha ng supply sa heater. So, ilalagay na natin. Bali, yung AFC tama. Ayun. Yung heater ng ito. So, i-reverse lang natin siya. Tapos, yung ground, ito, ABL ito, pero doon, ground. So, tatapyasan lang natin siya. Ilalagay ko tapos, i-explain ko na ulit. Ganun lang mga bro pag magko-convert tayo. Bali, i-convert ko muna siya. So, ayan mga bro, bali na ilagay ko na siya. Ayan. Minairingan ko itong ito kasi yung 24 volts natin, di ba? Yung original nandito yung 24 volts. Pero yung pinang-replace natin nandito. So, kailangan natin siyang i-cut doon. Tapos, jumper natin papunta dito. Kinat natin doon. Ito yung daanan ng 24 volts. Punta dito. So, dahil ito yung 24 volts natin, cut natin doon. Jumper natin dito. Ganon din sa ABL. Ito yung ABL natin eh. Yung original, ito yung ground. Kaya, linisan natin dito. Para hindi siya magdikit sa ground. ABL yan. Tapos, oh. Jumper ko siya papunta dito. Itong connection na to, ABL yan. Ayan. Pupunta siya dito. So, dahil yung ABL ng pinapalit natin ay ito, dinyamper ko na lang siya dito. Tapos, pinutol doon. Ayan. May putol. Ito naman, yung pin na to, ito ang heater niya. Yung original na heater ng LG nandito. Pinutol natin doon. Tapos, dinyamper natin. Ayan yan, no? Diba? Heater. Ganun. Bali, yun lang. Yung pinalit natin. Ito, bakante to. Kaya, bakante na rin. Targa siya. So, try na natin, mga bro. Ano, mga bro. May dumating lang na tao. Kaya, naputol yung bidya. Yan yung mga wire na nilagay ko sa ilalim. So, i-test na natin. Ano mga bro, meron na siya. Bali, medyo maputla tsaka blurred. Adjust na lang natin yung flyback. Palabas yung Queen Mimi. Ayan na. Adjust natin yung focus. Bali. Ay, medyo matigas. So, try natin lagyan ng antena. Konting bahagi lang ipapakita natin para hindi tayo makapiray. Okay na mga bro. Sana may natutunan kayo sa aking video ngayong araw. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang sa aking YouTube channel. Tapos, pahit na rin yung
Hinahan ko lang to. Pa-subscribe na lang yung aking YouTube channel. Tapos, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago akong tutorials tungkol sa electronics. Yun lang mga bro. Hanggang sa susunod na vlog. Yung request nyo na rejuvenator sa susunod na video, papakita ko. Maraming salamat.